Magkapatid na Rafi Tulfo at Erwin Tulfo Magtatapatan, sino kaya ang magwawagi? Ito ang AJ Bueno Vlogs, maghahatid sa inyo ng mga nagbabaga at mga bagong balita sa showbiz at sa politika na kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa. Narito ang inyong tagapagbalita. Kilala si Rafi Tulfo bilang hari ng public service dahil sa kanyang pagbibigay ng serbisyong pampubliko sa masa na natutunghayan sa kanyang mga programa sa TV at radyo. Di kaila ang galing ni Rafi sa pagpapahayag ng balita at komentaryo sa higit 2 dekada niyang karanasan. Ngunit simula sa Lunes, October 5, mapapanood si Rafi Tulfo bilang isa sa mga news anchor ng Frontline Pilipinas, ang primetime newscast ng TV5. Ang Frontline Pilipinas ang pinakabagong news program ng TV5 na maghahatid sa publiko ng balita mula sa loob at labas ng bansa. Magsisimula itong ipalabas mamaya 6:30 hanggang 7:30 PM na mapapanood sa TV5 at 1PH at pangunahan ng mga batikan at multi-awarded broadcast journalist ng bansa. Kabilang dito sina Rafi Tulfo, Cheryl Cosim, Luchi Cruz Valdez, Ed Lingaw at Lord De Vera. Si Cheryl Cosim ay ilang dekada na rin sa industriya ng broadcasting. Ang batikang broadcaster na si Luchi Cruz Valdez ay kilala sa galing niyang maglahad at maglabas ng kwento at katotohanan mula sa kanyang mga kapanayam. Siya ang mangunguna sa one-on-one interviews ng mga nagbabagang balita ng Frontline Pilipinas. Isa sa mga veteranong journalist sa bansa na si Ed Lingaw na kilala para sa kanyang mga hard-hitting stories sa gera at politika ang mangunguna ng kanyang sariling segment na News Explained, kung saan ay bubusisiin niya ang mga istoryang pinag-uugatan ng malalaking balita. Kasama rin sa programa si Lord De Vera na magbibigay komentaryo at magsisilbing social mood checker sa solo segment nito, Word of the Lord. Sa gisag ng Frontline Pilipinas ang adhikain na maaasahang kasangga sa pagbabalita, boses ng may alam at may pakialam at balitang impormasyong dapat malaman. Dala nito ang pangakong maghayag ng mahahalagang balita at pagbibigay ng eksplanasyon at konteksto sa mga manunood upang maintindihan nila ang kahulugan ng mga balita sa kanilang mga buhay. Magsisimula ang programa sa ulo ng mga balita at susuportahan ito ng mga balita na may kaugnayan sa isa't isa. Misyon ng programa, kabilang ng mga anchors nito, na mag-ulat ng may pagpapahalaga sa mga viewers. Ang news program na may masusing anotasyon, visual, verified reports at analysis para sa mga manunood. Makakatapat ng Frontline Pilipinas ang Ulat Bayan, ang primetime news program ng PTV4 na matutunghayan naman mula 6 PM hanggang 7 PM. Nag-umpisa ang Ulat Bayan noong September 7. Ito ang hudyat ng pagbabalik sa primetime newscast ni Erwin Tulfo, ang nakakabatang kapatid ni Rafi Tulfo, kaya hindi na mapipigilan ang kanilang rivalry sa paghahatid ng mga balita. Kasama ni Erwin sa Ulat Bayan ang mga dating katrabaho niya sa ABS-CBN na si Aljo Bendijo at Alex Santos at ang former beauty queen turned broadcaster na si Diane Kerer. Si Kat De Castro ang bagong general manager ng PTV4 at malaki ang kinalaman niya sa pagbabalik ni Erwin sa primetime newscast. Hindi naman nagdalawang isip si Erwin na tanggapin ang alok ni Kat dahil sa kanyang misyon na para sa bayan. Naniniwala si Erwin na higit na kailangan ng mga Pilipino ng constant at reliable news source sa panahon ng pandemya. Kaya ito raw ang kanyang tungkulin bilang anchor ng Ulat Bayan. Ipinagmamalaki ni Erwin ang mga special reports sa Ulat Bayan, tulad ng mga public official na naging abusado sa mga tungkulin, mga kontrobersyal na proyekto ng pamahalaan at public accountability. Kabilang si Erwin sa binansagang Power 4 ng PTV4 dahil sa layunin ni na Alex,
Aljo at Dayan na itaas ang antas ng state-run television network gamit ang kanilang ilang dekadang karanasan bilang mga broadcast journalist. Natutuwa si Erwin dahil sa di umano'y mga positive feedback ng viewers sa kanilang primetime news program sa PTV4. Mga kaabangers, ano ang masasabi nyo sa tapatang ito ng magkapatid? I-comment mo na yan sa baba dahil ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Siya nga pala, shoutout muna sa ating mga kaabangers na sina Princess Kayanan from California, USA, Lina Benavides from General Santos at Sagid Family. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming channel. Bago tayo magpatuloy, mahilig ka bang kumain pero hindi mo na kailangan lumabas pa? Ito, panoorin mo! Mahilig ka sa mga cakes, pastries, homemade ice cream, Arabic and Persian cuisine, kontakin mo na ang numero na nakalagay sa inyong mga screens. Pwede rin niyong bisitahin ang kanilang Facebook page para makapili ka ng mga gusto mo at sila na mismo ang maghahatid sa inyong tahanan. At kung ikaw naman ay mahilig sa mga silog at mga lutong bahay, huwag mo nang alalahanin pa dahil sila ang bahala sa inyo. Kaya tawag ka na at sila din ang bahalang mag-deliver sa inyo. Para naman sa mga mahihilig sa mga malafashionistang damit pero sa murang halaga lamang at tumatanggap din sila ng wholesale and retail. Tawagan mo na ang numero na ka-flash sa iyong screens. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, kaabangers!